Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon, ang lulutuin naman natin ay para sa mga chikiting, sa ating mga kids. Tamang-tama to. Gagawa tayo ng isang uri ng nuggets. Pero hindi to basta-basta, medyo kakaiba yung gagawin nating nuggets. Meron itong kalabasa at corned beef. O, diba? Kaya ang tawag ko dito, kalabasa and corned beef nuggets. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Corned beef. At dilatang corned beef ang gamit ko. Kailangan din natin ng kalabasa. Ito yung butternut squash. Ng tinapay, ito yung tasty bread. Breadcrumbs. Kagamit din tayo ng garlic powder. Ng ground black pepper. At pampalasa rin, syempre, kailangan natin ng asin. Kagamit din syempre tayo ng mantika at ng itlog. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients na yan at sinama ko na yung sukat ng bawat isa. Gaya nga ng naipangako ko, habang tumatagal, mas nagiging interesting yung mga fini-feature nating dishes. Yung iba sa inyo, oh, ayan, oh, sobrang curious na. O eto, hindi ko na kayo papahintayin pa. Tara, samahan nyo na ako magluto. Bago tayo magluto, i-prepare muna natin yung mga ingredients. Ito yung ating butternut squash. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng regular na kalabasa. Ang gagawin ko ay hahatiin ko muna ito sa gitna. So, hiwain lang natin ito. Equally. At kalahati lang yung gagamitin natin. Eh. Yung kalahati nitong kalabasa, itatabi ko. Ito yung gagamitin natin sa susunod na video. Abangan ninyo yun. Yan. At ang gagawin natin ay isiscrape muna natin yung buto. Tatanggalin natin yung buto dito sa kalabasa. At kapag nangyari yan, babalatan naman natin itong kalabasa. At i-grate lang natin gamit yung gadgara ng keso. Ang importante dito sa ginagawa natin, mascrape natin mabuto yung buto. Tanggalin natin yung buto, pati pa yung mga ibang hibla na nandito sa kalabasa. At yan, ready na to. Kailangan na natin itong balatan. Pagdating sa pagbalat ng kalabasa, yung mga sanay sa pagbalat ng mga gulay, nasa sa inyo kung paano ninyo babalatan. Sa akin, pinakamabilis at pinakamadali ang gumamit ng vegetable peeler. Basta siguraduhin lang natin na mabalatan natin yung kalabasa mabuti. Medyo makapal kasi yung balat nito. At once na mabalatan na natin yung kalabasa, ihahanda na natin ito para i-grate. Para mas mapadali, inahati ko pa ito sa gitna. Para lang mahawakan natin mabuti. Kukuha lang ako ng malaking bowl at itong ating pang-grate. Ayan, at umpisa na natin. Gagadgarin na natin yung kalabasa. Medyo manual itong gagawin natin, ano? Pwede natin gawin itong ginagawa ko. Idiretso na natin sa bowl. Pero yun nga, tingin ko kailangan natin ng pagsasandalan dito sa ating pang-grate. Para maging sturdy. Kaya ang gagawin ko, tanggalin lang natin itong bowl, itatabi ko lang. Dito na natin i-grate direkta sa ating sangkalan. Ayan, para makasandal yung grater sa sangkalan, para may suporta. Ayan. Itutuloy lang natin ang pag-grate dito sa kalabasa hanggang sa maubos na natin. Itabi muna natin ito. So, ready na yung isa. At ito na yung pangalawa. Same steps. At once na maging okay na itong kalabasa, once na mag-grate na natin, ilagay lang natin lahat dun sa isang malaking bowl. At this point, ready na to. I-prepare naman natin yung tinapay. Ito yung tinatawag natin na tasty bread. Yan. Ang gamit natin dito nasa 2 hanggang 3 slices. Mag-umpisa lang muna ako sa 2 slices. Ilalagay lang natin sa isang food processor. Gagawin lang natin itong breadcrumbs, ha? Kung wala kayong food processor, okay lang, pwede naman natin itong pilas-pilasin. At mapapansin ninyo, may isa pa tayong breadcrumbs yung medyo brownish. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung pagkakaiba nun. Ngayon, ready na to. Ito yung gusto nating mangyari. Pero again, sabi ko nga kanina, pwede nating pilas-pilasin. Kahit hindi ginato kapino, okay lang. Ready na to. Pagsamasamahin na natin lahat ng mga ingredients. Ito na yung corned beef. Ihalo na natin dito sa bowl na may kalabasa.
At bahagya lang natin hahaluin itong dalawang ingredients na to. Ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Ito na yung garlic powder, yung ground black pepper, at yung asin. At kailangan din natin maghalo ng isang pirasong itlog. I-crack lang natin. Ituloy lang natin ang paghalo sa lahat ng mga ingredients na nandito sa ating bowl. Ang pinaka-importante ay mahalo natin itong lahat ng mabuti. At maya-maya lang, unti-unti na natin ilalagay yung breadcrumbs. Ito yung breadcrumbs na prinases natin kanina gamit yung tasty bread. Dahan-dahan lang nating ilalagay o ibubuhos itong breadcrumbs habang hinahalo. Kagaya ng itlog, itong tasty bread na ginawa nating breadcrumbs ay mga binder. Ibig sabihin yan, hinahawakan ito lahat ng mga ingredients para hindi ito maghiwalay-hiwalay. Para dun sa may mga available na store-bought breadcrumbs, yung kulay brown na pinakita ko kanina, kahit hindi na kayo gumamit ng tasty bread, kahit yun na lang ang ilagay natin. Ito paglilinaw lang, gumagamit ako ng tasty bread para dun sa mga kaibigan natin na hindi available yung store-bought breadcrumbs na ingredient. Para naman kahit mano-mano pwede silang gumawa. So itong breadcrumbs, nag-absorb ito ng moisture. Kaya gusto nating mangyari dito sa ating mixture, diba? Gusto natin yung tamang-tama lang. Ayaw natin na masyadong malagkit at nakakatulong yung breadcrumbs dyan. So dagdagan pa natin, ubusin na natin ito. At haluin lang natin mabuti. Yan, at halos okay na to. Konting halo na lang. Once mahalo na natin, magsuscoop lang tayo nitong mixture at ihuhulma na natin ito into nuggets. Ayan. At mapapansin niyo kapag mga ganitong bagay, lagi akong gumagamit ng pang-scoop para maging uniform lang yung sukat. Pwede naman tayong gumawa nito ng kutsarita lang o kung ano man ang mano-mano, kahit hindi na scooper. Ready na yung nuggets, kukunin natin yung isang breadcrumbs. Ayan. At ide-dredge lang natin para makut yung outer part. Ito yung sinasabi ko kanina, itong breadcrumbs na to, pwede natin gamitin na panghalo kung available yan sa location ninyo kahit hindi na tayo mag-process ng tasty bread. Para dun naman sa mga walang ganitong klaseng breadcrumbs, yung tasty bread pa rin ang gagamitin natin para dun sa mixture. Pero pagdating naman sa coating, pagdating sa step na to, imbis na breadcrumbs na ganito, since wala nga kayo, pwede kayong gumamit ng harina lang, yung all-purpose flour. Yan, at gagawin din natin ulit yung pag-dredge. At ilalagay lang natin lahat ng mga nagawa natin na nuggets sa isang malapad na plato. Ganyan lang kadali yan. Ang susunod natin gagawin ay ipiprito na natin. At so far, ito na yung nagawa natin. Yan. Ipiprito ko na muna to. At itutuloy pa natin yung paggawa ng nuggets yung sa ibang mixture. Maglalagay lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At pabayaan lang natin na uminit yung mantika. Iset lang muna natin yung init between low to medium. Huwag natin masyadong initin dahil kapag mainit na yung mantika at ipinirito natin ito, magbabrown ka agad yung breadcrumbs. Ayaw natin mangyari yan dahil masusunog ka agad yung nuggets, hindi pa ito lutong-luto sa loob. Ilalagay lang natin yung mga nuggets ng isa-isa dito sa ating lutuan. Ituloy lang natin ang pagprito hanggang sa maging golden brown na yung kulay nung parte na nasa ilalim. Importante dito na habang piniprito, sinisilip-silip din natin itong ating nuggets para nang sa ganun sigurado tayo na hindi ito nasusunog. Babaliktarin lang natin ito. At itutuloy natin ang pagprito dun sa kabilang bahagi. So ganun din ang gagawin natin. Ipiprito natin ito hanggang sa maging golden brown na yung opposite side. O yan, diba? Ito yung gusto nating kulay. And at this point, ready na itong ating nuggets. Itong kalabasa nuggets na may corned beef. Tanggalin na natin isa-isa. Kung wala ako ng paper towel, nilagay ko sa ibabaw ng isang plato. Ilagay lang natin yung mga nuggets doon sa ibabaw ng paper towel.
nang sa ganun ay ma-absorb nito yung mga excess na mantika. At pagkatapos nito, ililipat lang natin sa isang serving plate. Serve na natin. Ito na ang ating kalabasa and corned beef nuggets. Tara, kain na tayo! Talaga namang napaka-interesting ng ating recipe. Kalabasa at corned beef nuggets. So, di ba? Kakaiba. Sana subukan nyo itong ating recipe at magugustuhan ito ng mga bata. Pero bago ang lahat, sandali ah. Batian portion muna tayo. Greetings, greetings para sa ating mga walang sawang mga manonood na lagi nagko-comment at nanonood at nagsishare ng ating mga videos. At eto na kayo. Hello kay Princess Arame Uy, kay RC Villero. Hello rin sa'yo, Digital Fanboy, at kay Foodie Louie. Kay Darwin Ramos, hello Darwin, at kay Patrick. Hi Jane Nakayama Vlog. Kay Felisa De La Cruz, at kay Man Frank. Hello kay Joel Martinez. Pati na rin kay Ako Si Sol. Amsidel Dance Fit, hello. Hi rin kay Roniel TB Facts. Hello Jennifer Mangklikmot. Medyo tongue twister to ah. Mangklikmot. Ayun. Jennifer Mangklikmot. Hello sa'yo. Hello rin, Yen Fernandez at Chocolate Drop 17. Kay Levi Ackerman. Kay Perry Saavedra at kay Lolibeth Minaldo. Kay Lita S at kay Merly P. Ba? Isa lang talaga yung mga last name nila. No? Parang Andrew E. Next, ayun. Anyway. Kay BAP TV Official at kay Evelyn Bugaini. Hello rin PNM Foods at kay Leia Kutamora. Ayan, maraming salamat today sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pag-comment sa ating mga video at sa pag-share. At sana huwag kayong magsawang manood ng ating mga future videos pa, di ba? Pangako natin yan, habang tumatagal, mas nagiging interesting ang ating i-feature. Kaya yung susunod nating video, interesting pa rin. Dahil nga, di ba, nabanggit ko kanina, yung kalabasa, gagamitin pa natin yan dahil kalahati ng kalabasa pa lang yung ating sinubukan. May natira pang kalahati. Yung next video natin, may kinalaman dyan. Kaya abangan ninyo. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa Panlasang Pinoy. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, ito lang o, i-click nyo lang yung subscribe button sa ilalim ng inyong video at mag-subscribe na kayo. Huwag nyo rin sanang kalimutang i-like itong video at i-share ha. O, makita-kita tayo sa ating susunod na video. Abangan nyo ha. Hanggang sa muli.